Magandang araw mga kababayan, magandang araw Pilipinas. Panibagong issue na naman ang ating pag-uusapan at sa bawat issue ay ipapakita natin ang saloobe ng taong bayan sa pamamagitan ng kanilang mga komento. Malaking tanong, alam ba ito ni Pangulong Bongbong Marcos nang pinirmahan niya? Pangulong Bongbong Marcos Jr., kayo po ba ang may pakana din nitong charter change? At umiikot kung bakit ang lalakas ng loob nila at pati mga mayors at barangay captains ay nakikialam para ipilit na kunwari ay babaguhin ang konstitusyon sapagkat kayo po nagpirma ng budget na ito. Ito yung sinasabi ni SAS nang in-interview natin siya, ma'am. Kailangan magkaroon ng transparency in the approved budget so that the people will know. Nagtatanong po ang taong bayan. Tama yung binanggit ni Senator Aimee Marcos. Our people and our constitution are not for sale. No. They are not for sale. Mahiya naman kayo. At alam ng taong bayan, ano pa man ang inyong justification, hindi kabutihan ng mamamayan itong layunin ng mga kontrobersya at anomalya na paglalarga ng signature drive because your own, your very own member of the House of Representatives ay nagsalita na. At salamat, dalawa na sila ni Pulong Duterte. Yes. Sana dumami pa po ang may paninindigan, may konsyensya at totoong nagko-concern para sa taong bayan na kagaya ni Congressman Lagman, Congressman Pulong Duterte, to speak up to the powers in Congress. Puta ko, may blessings ni PBBM tong pinagagawa nila. Nakitahimik si Marcos tungkol dito dahil ba may basbas galing sa kanya? O talagang sunod-sunuran siya sa asawa niya? Bakit wala lang sa gobyerno ang nagpapakita ng tunay na malasakit sa taong bayan? Lahat ba na nga sa posisyon ngayon sa gobyerno na supalpalan na ng pera? Kaya nananahimik. Ang militar at kapulisan, bakit sobrang tahimik? Hindi ba nila nakita ang nangyayaring grabe at laganap na korupsyon na naglilimas sa pera ng bayan, na mismong ang mga halal na opisyal ng Kongreso ang sangkot? Hanggang kailan kikim-kimin ng taong bayan ang ngit-ngit, suklam at galit sa mga nangyaring ito sa Pilipinas? Too much na, dapat merong kumilos. Matindig galawan ng Tambi admin, talagang ipipilit ang gusto nila. Kumilos na ang taong bayan para makawala na tayo sa pang-aalipin ng mga kurap at ganid na gobyerong ito. Nakakasuka at nakakagalit sila. Kaya dahil sa pagpuhumilit ng Kongres sa mga gusto nilang mangyari. Kaya naman ngayon ay nabuking na at nagsalita ng tuluyan ang dalawang congressman na sina Kung Exe Lagman at Kung Pulong Duterte. Ay tila lumalabas na naisingit nga sa budget ang ginagawang pambibili sa perma ng mga tao ngayon. At ngayon nga ay ang tanong ng taong bayan ay alam ba ito ng Pangulo na siyang pumirma sa budget? Malaking tanong, alam ba ito ni Pangulong Bongbong Marcos nang pinirmahan niya na may isiningit na 12 billion kaya naging 14 billion ang pondo para sa referendum at mga plebisito at ito na ngayon ang kanyang hitsura? Pangulong Bongbong Marcos Jr., kayo po ba ang may pakana din nitong charter change at umiikot kung bakit ang lalakas ng loob nila at pati mga mayors at barangay captains ay nakikialam para ipilit na kunwari ay babaguhin ang konstitusyon sapagkat kayo po nagpirma ng budget na ito? Ito yung sinasabi ni SAS nang in-interview natin siya, ma'am. Kailangan magkaroon ng transparency in the approved budget so that the people will know. Ngayon, one of you, thank you so much, Congressman Lagman, for saying na pinatungan ng 12 billion, instead na 2 billion lang, naging 14 billion ang para sa pagpapapirma. Sino ang may hawak nito? COMELEC talaga? COMELEC, are you aware of this? Nagtatanong po ang taong bayan. Sinabi ni Congressman Pulong Duterte, 2 billion ang tinanggal sa kanyang district for projects and services. Iniwan lang ng kukurampot na 500 million. Sabi niya, hindi ako ang mapipirmisyon nito, kundi ang mamamayan na nangangailangan ng mga serbisyo para sa karagdagang school buildings, roads, water system, electrification at iba pang mga pangangailangan. Mantakin mo 2 billion ang kinuha sa kanyang district. At pinipigilan pa, nilalabi na ang iba pang senador, huwag magbigay ng project sa district niya sa Davao City. Pangalawa, nakakabahala po itong sinasabi niya na pinamumunuan ni Migs Nograles pala itong People's Initiative o anomalya at iskandaluso na tinatawag nating pirma campaign, signature campaign. At ibinulgar ito ni Congressman Edsel Lagman na ito ay may mga tag 100 or more per individual na pipirma sa panahon na sila'y tinitipon at hindi pinapaliwanagan kung anong layunin, which is makes it more controversial and anomalous and scandalous. Ngayon, may binulgar si Congressman Lagman, ma'am. Mayroon palang inallocate ang bicameral lumabas sa CNN. I-mention na namin. Sabi ni Congressman Lagman, hindi ito nakita kasi
ang ipinasalang na budget for COMELEC para sa kanyang referendum and mga election related for referendum and plebiscite related to sa pagbabago ng konstitusyon o ano pa mang mga related matters ay 2 billion lang. Pero ang pinirmahan ay naging 14 billion pesos para sa pirma campaign. Ang tanong ni Congressman Lagman, thank you, Congressman Lagman. Pag sinabing bicameral po, ito na yung isinubiti nila na version papunta sa presidente, representative ng Senate at representative ng House of Representatives. Sino po ang may hawak ng 14 billion pesos na ito na gagamitin sa 2024 para sa mga referendum at plebisito? At ito na ang nakikita ngayon ng taong bayan na may mga pagpapapirma. At hindi na po itinanggi ito ng kagaya ni Congressman Nograles at ni Congressman Dong Gonzales. Sabi pa nga niya, Brother Franco, na kailangan natin ito. Sa mga senador, makinig kayo. Ito daw ang boses ng mamamayan para magkaroon na ng economic reforms and changes sa ating saligang batas. Mga palusot na statement ito para lamang i-justify ang kanilang pirma. Yung pagkwento tungkol sa charter change, parang inuuto nila yung mahihirap. Nilang tawa. Tapos bibigyan mo ng 100 pesos or whatever. Why was the statement 100 to 10,000? What was that? Parang malaki. Ang 10,000 siguro, ma'am, yun sa mga leaders at mga operators. Yung 100 doon sa mga mass members. Grabe. Sa mga nagpipirma. Parang ano no, grabe no. Kaya tama yung binanggit ni ano, Miss Gina. Tama yung binanggit ni Senator Aimee Marcos. Our people and our constitution are not for sale. No. They are not for sale. Mahiya naman kayo. At alam ng taong bayan, ano pa man ang inyong justification, hindi kabutihan ng mamamayan itong layunin ng mga kontrobersya at anomalia na paglalarga ng signature drive because your very own member of the House of Representatives ay nagsalita na. At salamat, dalawa na sila ni Pulong Duterte. Yes. Sana dumami pa po ang may paninindigan, may konsyensya, at totoong nagko-concern para sa taong bayan na kagaya ni Congressman Lagman, Congressman Pulong Duterte, to speak up to the powers in Congress. And mga senators, huwag po kayong papayag na kayo ipitin nila at sasabihin na mag-vote jointly. Ay di talo talaga ang Senado kasi 24 lang sila, 318 ang kongresista sa lower house, di talo talaga. So kung ganun po ang mangyayari, taong bayan talaga ang hahatol dito at hindi kami naniniwala na ang taong bayan ay forever magpapaloko sa inyo. Tama yung binanggit mo, Frank. Yes, nakakalungkot na ang trato sa mga kababayan natin ay parang nililimusan at mga busabos at mga mahihirap na pwede na sa 100 na ibenta ang kanilang konsyensya. Lulukuhin mo, mahirap na nga, kulang na sa buhay, wala pang access sa gobyerno, ang gobyerno pa mismo na siyang nandun, like mga kongresista at kanilang mga staff, mga barangay captain, mga mayors, ang nangunguna para palusutin ang mga pakana na walang kabutihan sa mamamayan. Kasi yung ang ganda noon na nagsalita si Congressman Edsel Lagman at sumunod si Pulong Duterte. No? Kaya naiintindihan ninyo kung gaano kahalaga yung karapatan na mag-express your right to free expression. So wag na wag tayo magpapatahimik. Never allow yourselves to be silenced. Kahit na ano pang gawin sa inyo, never allow. You know, silence, you know what silence is? Silence is death. Yes. So we have to speak out. We have to be heard. And in my personal experience with the NTF-ELCAC, dito natin napabagsak ang CPP, NPA, NDF, nung ang taong bayan na mismo ang nagsasalita at walang takot na nagsasalita. No? So, we are going to get the government that we deserve. Narito po ang mga komento mula sa mga nagagalit, nananawagan at mga dismayadong mga netizens. Kung dati, vote buying. Ngayon, signature buying. Mama tayo, mama yung Pilipino. Wala tayong masandalan sa ganitong sitwasyon. Lumalala nga. At ang matindi pa, halos lahat ng mainstream media, pinupuri pa sila. At ang ilang vlogger ng mga pinupuna, take down ng mga Facebook at may kinakasuhan pa. At first, yata, sa Aquinos. Yung ginawang kabalastugan ng Pinoy admin sa loob ng 6 years na gawaan itong mga to in just 1 year. Huawei, 5 years pa tayo. Sold na Pilipinas after 5 years. Dito sa amin, nagpakalat ang signature campaign para sa People's Initiative. Nagbahay-bahay, di naman sinabi kung para saan. Kung di mo babasahin at pirma ka lang ng pirma, baka magising ka bukas na bago na ang konstitusyon. Naging madalambong at nawala ng integridad ang karamihan sa mga congressman ngayon.
from public servants, nireduce ng admin na ito. Tumagnanakaw ang pagkataon nila. Pera-pera na lang, wala nang mga dignidad. Gusto kasi nilang manatili sa pwesto hanggang sa kahuli-huli ang singhap ng kanilang hininga. Kaya kung ano-anong kabalustugan ang iniisip. Panlin lang ito, kunyari ayuda, tapos mapipirmahan. Pawagin na lang ang kongreso. Masakit sa atin dahil sa kahirapan. Ang tingin ng kongres sa ating mga kababayan, mukhang pera. Sana mag-isip din sa 100, anong mabibili niyan? Nakalungkot. Tinatanggal na ng karapatan ang mga ordinaryong mamamayan na magdesisyon at pumili. Pero walang magawa dahil di alam kung kanino lalapit. Lahat ng nasa katungkulan, kahit ang mga senador, tahimik lang. Delikado talaga ito dahil sa hirap ng buhay ngayon. Baka hindi na nagdadalawang isip ang maraming kababayan, lalo't libo-libo, ipinamimigay. Karamihan ngayon parang wala pa namang pakialam sa kung ano ang kahihinat nga ng mga ganyan. Ang mahalaga, magkapera. Huwag merma, panlilin lang ito ng kongreso. Gusto ng Speaker of HOR, tuloy ang kapangyarihan para tuloy ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Susunod na congressman na magpapahayag na hindi pinagbibili ang kanilang constituent sa halagang 100 piso. Sa inyong pananahimik at tahasan na ninyong pinagbibili ang karapatan ng inyong mga nasasakupan. Kahiya ang administration na to, di talaga tablan, sila kuting. Minabalik ang kahapon ng tatay niya. Pero mas malala ngayon kasi kahit may social media na, harapan pa rin ang pag-aabuso sa power nila. Grabe, pag nasa dugo talaga, pareho. Huwag na pag-usapan ang video. Ito na lang muna, mga gahaman talaga. Di bali maghirap taong bayan sa bansang Pilipinas. Basta sila busog at kapito ko sa posisyon. Kapag natuloy ang tsa-tsa in the process, walang eleksyon. At si Tambi ang uupo ng matagal hanggang matapos at siya na ang Prime Minister. At ayaw natin sa reality, ayuda-ayuda ang sistema. The downfall of the stupid and lazy, hopefully for the corrupt. Sobrang ang kapal ng HOR, garapala na at sobrang desperado na ni Tambaloslos, kapal na. Ano ang masasabi mo sa isyung ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyung tinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.